Hiram retweet. Hindi din ang nung kinilig pa. Medyo. Kasi na ano kami, natumba kami sa damuhan. O, oh, diba? Parang mga pang K-drama. Next, sabi ni ano, Hiram retweet. Noong nag-Chinese garter bago tumunog yung bell. Kami ganito kami, pero hindi bago tumunog yung bell. Nag-Chinese garter kami bago mag-start yung class namin ng hapon. Kasi nga, diba, nagla-lunch kami sa school. Tapos, after namin mag-lunch, kaya magpapahinga lang kami saglit. Tapos, mag-Chinese garter kami. Minsan, hindi Chinese garter. Minsan, yung dodgeball ba yun? Dodgeball. Ang tawag namin doon, ano? Rainbow ang tawag namin doon. Hindi ko alam kung bakit rainbow ang tawag namin. Tapos, naglalaro kami ng batalyon. Para siyang agawan base, yung ano, yung batalyon. Ay, hindi. Ay, oo, para siyang agawan base. Oo, agawan base, actually. Do you wanna go back to your past? Siguro, if kung gusto ko lang balikin yung mga memories, gusto ko, pero dapat babalik din na, pero dapat babalik din ako sa present. Babalik din ako sa kung nasan ako ngayon. Ayoko magstay sa past. Kasi marami ng magandang nangyari ngayon. And, ayun. Yung uwian sa hapon, tas may gustong sumabay sa'yo na guy, pero di mo type. Ay, hindi ko po yun na-try. Kasi pag uwian, naglalakad kami magkakaibigan. Kasi dun sa amin, yung school namin kasi dun, nilalakad lang namin from sa bahay namin. Tapos pwede kami maglakad sa kalsada, pero meron din dun, tinatawag namin na landingan. Landingan kasi, may mga, ano dun, para siyang airport. Basta dun naglaland yung ibang mga ano, yung mga ibang eroplano. Tapos, ano siya, maluwang yun, tapos may mga damo-damo. Tapos doon kami nag-aano. Parang siyang field, parang ganun. Tapos doon kami naglalakad. Kaso nga lang, dahil ang daming kwento-kwento nun dati daw cemetery yung mga school din. Kapag nagagabihan na kaming umuwi, pag medyo mahapon na ganyan, naguunahan kami. Sino sa Squad Plus member ang want mo pakilala? Ang want mo pakilala? Sila lahat! Kasi wala pa akong nakikilala sa kanilang lahat. Wala pa akong namimit sa kanilang lahat. Yes po, I have Facebook account. Hira Patrice Rivera pala dito. Okay, move on to the next memory. Hindi ko po alam kung kailan. Secret. Next! Sabi ni Ekang, hiniram ko yung cellphone ng kaklase ko para magsalamin tapos akala ng teacher namin ginagamit ko. Kaya kinuha 1 week bago sinole. Hala ka, Ekang. Bakit ka kasi gumagamit ng cellphone? Hi, Ate Marie! Ako na-try ko to, pero nung high school na ako. Nung high school ako, nakuha yung cellphone ko, pero binigay din naman pagkatapos nung subject namin. Ewan ko. No, elementary, wala pa akong cellphone eh, kaya wala akong makakwento about sa phone ng elementary. Kasi wala pa akong cellphone nung elementary ako. Hello, Ate Belle! Okay, next naman. From Ate Eka, nung grade 3 ako, una ako nagkaroon ng crush. Ha. Pero kahit ganun, grade 3, una ko highest honor at top 4 ako buong school year. Wow, Ate Eka, congrats! Hi, Eliana. Hindi ko kayo bate kasi late kayo. Nagalit. Hello, Ate Jolene. Nananok ko yung sarili ko na. Okay. Congrats, Ate Eka. Ako nung elementary ako, nung kinder ako, top 1 ako. Diba nung kapag kinder kasi merong valedictorian, salutatorian, hindi ako nakuha doon. Kasi may mas matalino sa akin. Kahit top 1 ako, parang siyang third honorable mention, parang ganun. Top 1 ako nun. Tapos ako yung nag-lead nung prayer day nung ano namin, graduation. Meron akong teacher, kaso nasa bahay. Nandun sa Pangasinan yung album. Meron. Nakapikit ako. Tapos ako yung nag-prayer. Ako yung nag-speech ng prayer. Tapos nung grade 1 naman ako, nung grade 1 ako, top 5 lang ako, dai. Naging top 5 ako.
Kasi mga, may mga transfer, tapos matatalino yung mga nag-transfer. So, top 5 ako. Tapos, nung grade 2, top 3. Top 3 ako nung grade 2. Tapos, nung grade 3, nag-ano ako, nung grade 3, top... Nung grade 3, feeling ko top 4 ata ako nun. Ayun pala! Kwento ko lang din yung crush ko na... Crush ko since grade 1 and grade 6. Since grade 1 to grade 6. Siya yung kalaban ko palagi sa honor list. Naglilipatan lang kami every grade. Every grade, naglilipatan kami. Diba, nung grade 2 ako, top 3 ako. Nung grade 3 kami, top 3 siya, tapos top 4 ako. Tapos nung grade 4, top 3 ako, top 4 siya. Tapos nung grade 5, ganun, naglilipatan lang kami. Tapos, palagi kami yung magkalaban kapag, ano, sa, ano, tawag dito, officer, homeroom officer. Palagi kami yung naglalaban sa secretary. Kasi nina-nominate nila kami ng secretary. Tapos lagi kami magkalaban. Pati sa, kasi kapag ano, sa elementary, di ba? Hindi SSG yung tawag. SPG, di ba? Yung tawag. Supreme Pupil Government. Di ba? Yung tawag pag elementary sa amin. Tapos, kami din yung magkalaban. Magkalaban kami sa ano, sa, ang tawag dito, sa position die. Ay, kami magkalaban. Kaya siguro, totoo yung the more you hate, the more you love. The more you like, the more you hate, the more you love. Kaya, ayun. Lagi din kami magkaaway nun eh. Nag-aasaran kami. Oo. Tapos, ay, eto, kwento ko. Hindi ko to makakalimutan ever. Forever and ever. Ang tawag dito, nung grade 5 kami, meron kaming quiz sa math. May quiz kami sa math. Tapos, kasi meron pa kaming isa, yung top 1 namin, si Basayon. Matalino siya, transferee. Tapos, lumabas saglit yung teacher namin. Kasi tinawag ata siya ng principal. Basta nalimutan ko na. E din nag-exchange paper na kami. Tapos yung papel ko napunta sa kanya. Dun sa crush ko noon, nung elementary. Napunta sa kanya yung papel ko. Kasi magkatabi kami na upuan, tapos nag-exchange kami. Tapos, alam mo kung ano ba yung ginawa? Dinagdagan ng isang zero yung sagot ko sa isang number. Kaya namali ako, dai. Imbis na perfect ko yung... Hello, welcome back, Ra. Imbis na perfect ko yung quiz namin, nagkaroon ako ng isang mali. Kasi dinagdagan niya ng isang zero, di ba? Salamat siya, crush ko siya ng time na yun, kaya hindi ako nagalit. Pero ano, tag dito, nagalit ako. Napikon ako, sabi ko, ang apple mo naman, bakit mo dinagdagan, ganyan. Tas, pero hindi ko siya sinumbo. Perfect na sana yun, dai. Pero dahil nga crush ko siya nung time na yun, marupok ako, hindi ko siya sinumbong. Tinanggap ko na lang na hindi ako na perfect. Na may isa akong mali. Kasi siya, matalino siya sa math. Sobrang talino niya. Okay. Next naman. Next. Bakit ba laging may ano? Okay, ito. Sabi ni Hi Rona. Sa Tirona ba to? Sabi niya, naalala ko lang yung classmate ko na girl nung elementary. Isasama ako o yung iba naming kaklase sa CR kapag iihi siya. Tapos dapat iihi din kami. O diba sa club, iihi kahit hindi naman dapat maiihi. ako naman, nung elementary, di kami ganito kasi wala kaming separate na CR. Sa amin kasi nun, every classroom may CR. Kaya... hindi kami nagtatawag ng kaklase namin kapag mag-CR. Tapos hindi kami nakakapunta ng canteen. Hindi kami nakakatakas para bumili ng pagkain kasi may CR yung classroom. Kaya ayun. Next from Doc, come from Kyok si Doc. Ayun. AP time namin nun, ayaw na ayaw ko yung teacher namin kasi basta may favorite. Wala akong comment dito sa experience mo na to. Kasi ano naman, kapag naiinis ako sa teacher, hindi ako nagro-roll eye. Wala lang. Kapag nainis lang ako, poker face lang ako. Mojuel, Dimple, nagpo-poker face lang ako. Alam niyo yung ano, mukha ko kapag walang emotion, pag poker face, ganyan lang.
ganyan lang. Tapos, ang dami nagsasabi nun sa school namin, kasi kapag naglalakad ako sa school namin, ganyan. Pag naglalakad kami ng mga kaibigan ko, sinasabi nilang taray-taray ko daw. Mukha ba akong mataray? Yung kilay ko lang naman yung mataray, pero hindi naman yung buong pagmumukha ko. Kasi, ayun. Pero minsan, ako kasi nung elementary, feeling close ako eh. Lagi kong kinakausap yung mga na kakasalubong ko. Feeling close kasi ako. Para din hindi nila ako sabihin ng mataray. Hi, wala akong nakikitang timbarda dito. Hindi ko sila nakikita. Kasi late sila. Wala. Masama yung loob ko. Hindi ko kayo bate. Okay, next. From Aso ng Hiron ulit. Nasarduhan ng pinto kasi late kami 20 minutes lang break namin. Sabay ang taas-taas pa ng classroom. Ha, sabay. Sabay ang haba pa ng pila sa canteen. Yun, nanakan kami na sir namin. Pinapila kami sa hallway. Yun, tumatak sa akin. Kaya din ako nalilit. Buti kami kapag nalilit, hindi ganito. Nung kapag nalilate kami, hindi ganito yung ano, nung yung parusa. Nung elementary kami, kapag may nalilate na kaklase namin, wala silang paki. Iwan ko ba? Walang parusa. Hi, Dale! Thank you, Ate Rona. Next! From Carla Jean, nung JS namin, yung nagsayaw kami lahat sa gitna ng maraming tao. Oh my God! Oh my gosh! Sana all nagkaroon ng JS. Pero nag-JS naman kami. Nag-JS kami nung grade 9 ako nun. Pero sabi ko elementary days. Pero sige, magkukwenta ako. Nung grade 9 kami, nag-JS kami. Nag-JS prom kami. Tapos, alam niyo ba? Oh my God! Bawal po kami mag-bucket eh, nang hindi po napapaalam sa management. Sorry! Nung grade 9 ako, dahil nag-JS prom kami. Naka-cocktail ako. Kasi required mag-cocktail. Kasi meron kaming grigo doon. Tapos, thank you, Team Hironize! Tapos, alam niyo ba? Pag mga sad song na, yung slow song, nakaupo lang ako doon. Kasi ang sakit ng pa ako doon sa heels. Tapos, akala ko walang magsasayaw sa akin. Legit, akala ko walang magsasayaw sa akin. Kasi, transfer yan nga ako nung grade 9, diba? Tapos, wala naman ako masyadong. Tapos, mga doy, ano ba? Sinayaw nila ako. Yung ibang mga kaklase ko, sinayaw nila ako. Tapos, yung ibang section, sinayaw nila ako. Tapos, may nagsayaw sa akin na ibang... Basta. ayoko na maalala yung time na yun. Charot. Sinayaw din ako nung isang ano ko. Basta yun. Tapos, siya yung last dance ko nun. Ang sakit pero sa paa. Ang sakit sa paa nung heels. Tapos, ayun. Alam nyo ba? Ito, secret lang natin sa mga nandito. Merong nagsayaw sa akin na taga-ibang section. Day, amoy alak. Wala lang. Share ko lang. Pero, ayun. Wala, masaya. Masaya yung experience na yun kasi first time ko na mag-JS prom, tas may mga nagsayaw sa akin. Siyempre, nakakahiya kapag prom nyo, prom night nyo, tas walang mga sasayaw sa'yo, di ba? Nakakahiya yun. Tas yung partner ko noon sa Rigodon, si ano? Basta yung partner, kasi may bi partner yun kapag sa Rigodon. Parang kotilyon, ganun. May partner ako noon. Tas, kasi, hindi naman sa assuming ako, ha? Hindi naman sa assuming ako, pero parang ganun lang ako. Kasi habang, nung nagpa-practice kami, sabi niya sa akin, lagi niya akong tinatanong, sino kasama mong uwi? Mag-ingat ka, ha? Gumagano siya sa akin! Tapos ako naman, hindi ako sanay. Kasi ako noon, hindi ako vocal na tao. As in, hindi ako pala sabi ng mga sweet words sa personal. Kaya, wala tamimi ako dito, tapos hindi ako makatingin sa mata niya noon, kasi nahihiya ako. Pogi siya. Naging crush ko siya siguro elementary. Pero hindi siya yung crush ko nung grade 1 to grade 6. Pogi siya. Tapos, kaklase ko siya until now. Actually, oo. Kaklase ko siya until now. Tapos, ayun nga. Nung nagpa-practice kami, sabi niya sa akin, sino kasama mong uwi? Mag-ingat ka, pauwi. Gusto mo hatid kita, gumagano'n pa siya dahil. Tapos ako naman, speechless na. Tapos sabi ko,
hindi okay lang, ganyan, ganyan. Tapos hindi ako nakakatingin sa mata niya. Tapos ayun nga. Tapos siya yung first dance ko nung nag-JS prom kami. Kasi may inaantay akong mag-aya sa akin sumayaw nung JS prom. Kaso nahihiya ata siya. Kaya yun, siya yung naging first dance ko. Tapos yung inaantay kong sumayaw sa akin, siya yung last dance ko. Kaya, ayun. Okay, next. Hi, Claudette. Next. From Lil Hiron. Nung grade 4 ako, magkatapatan kami ng BFF ko. Tapos, di niya mahugot yung takip ng ballpen niya. Tapos, yung pinakadulo ng matulis, nakatapat sa akin. Hanggang sa nahugot na yung takip, bumonsaw na ako yung ballpen. Butin na lang, hindi sa mata tumama. Hala! Bakit na bumaonsaw noo mo? Grabe. Wala akong comment dito. Bumaonsaw noo. Diyos ko po, ang sakit nun. Masaya ako, Claudette. Pero ngayon, hindi na kasi nakita kita. Ay, joke lang. Pero ang sakit naman. Ay, ang sakit naman kapag may bumabaon na ball. Sakit naman nun, Dai. Wala po si Kyron, wag niyo na po siyang hanapin dahil wala po siya. joke lang. Attitude yan. Okay. Wag niyo pong hanapin yung mga wala dito kasi hindi po ako hanapan ng mga taong nawawala. joke lang, pero wala po si Kyron. Hindi ko po alam kung nasang lupalop siya ng mundo. Kanina may ginagawa siya. Hindi ko alam kung tapos na yung ginagawa niya, pero... yun. Okay, next! From Kyron and Hira. Nung elementary ako, lagi akong leader ng sayaw namin to yung vlog si Remnet. Yung pera ko lang noon ay 10 pesos, tapos bibilhan lang ko ng merienda kong recess time. Eto yung sinasabi.